Hi guys, welcome dito sa aking channel. This reading is for collective. This is a love reading for collective. Palalala mo po, ang reading nito ay general reading, kaya hindi lahat ay makaka-resonate sa reading nito. Your energy. Okay, we have here the Karma card and the Ten of Cups. May pinagdadaanan kang karma ngayon, guys. Or possible, this is someone na may gumawa ng ritual. No? You're happy with your family dito. Pamilyadong tao ka with the Ten of Cups. Pero, you're dealing with karma or sumpa, maldisyon, or else ay kulam. Yung ganun ba, guys, pa? Or possible is kamalasan sa buhay, no? Baka may gumawa sa iyo ng mga salbahing tao ba? Pero, let's see kung ano yung nangyari dito. Parang ano tong lumabas, guys? Dito. Oh my gosh. Okay. With the Queen of Wands, this is your energy now. The Queen of Wands. So, parang nanghihina ka or parang... hindi ganun ka-active yung career mo, hindi ngayon ganun ka-active yung katawan, yung when it comes sa yung goals, no? Kasi there is a karma here na pinagdadaanan mo, karma. Let's clarify the karma card, kung ano to, kung ritual, ginawa ka ba ng ritual dito, or talagang karma lang from the universe. Yun nga guys, meron kasing karma talaga, no? Pero, kung sa mga hindi naniwala, well, it depends on you, no? Pero, yes, we have here the karma. And, ngayon, you are in the hermit mode. Na-isolate mo yung sarili mo. Dahil na, napiktuhan yung kapirahan mo dito or yung family mo. Possible na nagkahiwalay kayo ng person mo or else, with the karma card, ay, with this Ten of Pentacles, ay, napiktuhan yung inyong hanap buhay. All and all, with the Ten of Pentacles, no? That's why, ngayon, you're in the hermit mode. Ano ba to? Nasama ata to. Yan yung energy mo, guys. Pero let's clarify the karma card. What's with the karma card dito? Sino may gawa ng karma? Okay. Okay, we have here the Lover's card. So, it's... anong ginawa niya? This is someone na stable. And your lover. Siya yung may gawa nito kasi... You have a family already. You're happy with your family. Let's see, guys. This is a love reading. Pero, all and all, nakuha ko dito na... Yung lover mo... possible na ginawa kanya ng spell, sinumpa kanya, or else ay parang pinapahirapan kanya. It's because you're happy with other person. May ganyan kasi guys na hindi ma-accept na masaya na yung person niya or yung ex niya. Diba? May mga ganyan. Kahit ex ka pa niya, ayaw niya maging masaya yung ikaw, no? Sa piling ng iba. So, selfish, diba? Yung mga ganong tao, no? Pero, tingnan natin. Kung baka may pamilya ka na eh. So, siguro naingit siya. Gusto niya yung siya yung masaya or gusto niya yung siya yung kasama mo. Parang ganon. Kaya ang ginawa niya, parang sinumpa ka niya. This is your lover with the Four of Pentacles. This is a stable person, selfish,
And somewhat na parang may pagka-greedy na ugali, no? Na pagdating sa resources niya, sa love, care, and ano, ay madamo to. Hindi to yung giving na tao. Widow for Pentacles. But this is a person na ingat na ingat sa stability niya. Ano ba ginawa niya dito with the karma card? Ano ginawa niya? So, this is not a karma. With the Page of Cups. More cards. So, wala siya. Walang ano. So, possible na karma ka dito sa person na to. This person ay dumalayo siya, guys. Oh. So, wala naman siya ano. Parang na karma ka lang dito kasi wala naman siyang ginawa. No? With the Seven of Cups in reverse. Gusto niya pala, guys, na ano, na mag-offer dito ng new beginning sa'yo. Oh, yan yung gusto niya dito. Yan yung ginawa niya dito. Nag-o-offer siya sa'yo ng nagtitake siya ng risk. Nag-offer siya ng new beginning. Okay. Regarding sa ating karma card, ano bang ginawa niya dito sa'yo? Bakit pa parang apektuhan ka? Oh gosh. This is the energy of your person, the King of Wands and the World. Okay. Binigyan ka na ng problema, guys. Pasanin. Parang pinapahirapan ka niya with the Ten of Wands na may mga baggages. Yes. And there is a possibility of new beginning dito. Nagkaroon ng completion sa inyong dalawa. And there is a possibility of new beginning. No? This person. More cards. Feelings niya towards you. Okay, this is the feelings of your person. Gusto niya talaga ng new beginning. Gusto niya ng relationship with you. And with the Eight of Swords, feeling trapped, stuck, sobrang nahirapan siya dahil pamilyadong tao pa na. And we have here, sasaktan siya. So, this is a karma. Para nagkaroon ka ng karma kasi nasaktan siya na nakikita kanyang masaya with the other person, with your family, or with your husband, no, or with your partner. And meron mo ginawa to, itong person na to, kung bakit parang you're dealing with a karma. Wala naman. Sinuyo ka niya or naging ano to, naging flirt sa'yo. What else? Is there someone na may cause ng karma na to? Karma or anything? This is someone with the Empress card. Anong ginawa ng the Empress card towards you? The Empress person. This is someone attractive, confident. This is someone kind-hearted. Anong ginawa ng Empress energy? Okay, with the Queen of Wands. Parang ang dami. Ano bang ginawa nila? These two people? Or this is only one person na may dalawang personality? Ano ginawa niya sa'yo? Okay, there is a deceit with the Magician and the Moon. So, binigyan ka niya ng problema. Okay, there is a deceit here. Tricks na ginawa, no? Oh. Okay. More cards. Pinahirapan ka niya. This is a deceit. Binigyan ka niya ng baggages, problema, pasanin, and then
Parang, anong klase ng visit to? About, yes, anong visit? Anong klase ng visit yung ginawa ng the Empress dito sa'yo? Okay, with the Queen of Swords. So, this person is making any schemes with the King of Swords, no? Para maapektuhan yung iyong kaperahan dito or yung stability mo as a person. Yes, your stability. Meron talaga siyang ginawang deceit dito with this card. So, anong effect ng deceit na yon? Anong effect ng deceit? Okay. More effect ng deceit na to ng the Empress sa'yo. Okay. Ay, guys! As you see here, and we have here this card. Ay, okay, guys. Yung deceit na ginawa niya, guys, ay magbubunga to ng pentacles, guys. No? Yes, nagsuffer ka, pinahirapan ka niya, pero yung magiging effect nito sa'yo, dahil the Empress pala yung gumawa nito sa'yo, it's because possible connected to with the King of Wands, no? Possible person niya dito yung King of Wands, or may gusto siya sa King of Wands. Let's see kung ano-ano yung King of Wands, or possible ay person siya ng asawa mo kasi you're a person na pamilyado dito. Ano-ano siya ng King of Wands? Okay, ex siya ng King of Wands. Okay, this is a person ex ng King of Wands. You know, with a judgment. And parang nandulumo itong person na to. That's why, and this is the magician person doing some tricks. And with a moon, this person is a trickster and a deceitful liar, no? Yung yung Queen of Wands dito na lumabas, pero yung the Empress, possible it's your energy, the Empress dito, the Queen of Wands yung nanalbahay sa'yo dito, because the Empress is a kind-hearted person. The Empress is a person na hindi yan manalbahay, hindi yan maano, gagawa ng deceit. Yung gagawa ng deceit is fake Empress. Yung mapagkunwari at fake na person, diba? So, it's your energy, the Empress. So, yung person mo with this card, okay. Yung effect nito, guys, sa'yo, yung ginawa niya dito na pang possible maldisyon or what, sumpa or what, ay, or kaya ay tricks talaga to, guys, eh. And possible you're suffering, kumbaga dumadaan ka sa karma. So, possible na meron ka pinagdadaan ng karma, past life karma, or this lifetime na karma, no? And, yes, this will be the effect sa'yo, yung mangyayari sa'yo. You will be victorious over your enemy, no? Kahit si hidden enemy mo pa, kasi ito, hidden enemy mo to, eh, no? Kasi this is a person na deceitful, trickster, so patago itong mag-ano. Hindi siya harap-harapan na klase ng kaaway, no? Kumbaga, itong mga to ay itatirada patalikod or hindi yan mag hindi yan makipag-away ng harapan, yung mga ganyan energy, kasi we have here the moon and the magician. These are people na will do anything, you know, good or bad sa kapwa nila, and parang sanay na sila sa ganon. So we have here the King of Pentacles. And this will be your energy, guys. So, ay, okay.
You will be victorious with the Six of Wands over your enemies, hated enemies. You are a person strong, courageous, brave, and a person competitive. With the Sun card, you will be successful. You will be even more successful, stronger, and full of vitality. So, parang mga challenges lang din yung mga dumating sa buhay mo, no? And you learn a lesson, no? And you will be stable again with your family. You will be more prosperous than ever. Kung baga, kompletong buhay, masagarang buhay. And we have here the King of Pentacles. So, okay. Meron pang person dito na heartbroken, no? Sa'yo, the King of Pentacles, yung energy. This is someone wealthy, hardworking, workaholic person. So, ano bang kinalaman ng King of Pentacles? Ano bang ginagawa ng King of Pentacles na yan? Okay, this person is cold-hearted, pero nandun yung care niya para sa'yo. So, what will happen sa inyo ng person mo dito, all and all, yung partner mo in life? Painit. Okay, yun. And two of cups. So, you will have that union. Magiging strong yung band ninyo. Mas nagiging strong yung pagmamahalan ninyo sa isa't isa, no? At mayroong pag-unawaan. So, parang benign kayo lalo ng universe, no? ng inyong person, no? Pinag-bind kayo lalo. Dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan nyo, mas lalo kayong tumibay. Mas lalong nagkaroon ng understanding at pagtutulungan sa inyong dalawa. No? Kumbaga, walang iwanan. No? And you will live a prosperous and successful life. Yeah. So, ito na lamang guys para sa ating collective reading ngayon. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button at sa ganun ma-notify kayo sa masusunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga naka-resonate sa reading ito.